What's up mga ka-technician? Nagbabalik ang DIY Pinoy Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan guys, masubscribe na kayo. Click ang notification bell button, click nyo all, tayo share nyo rin ang mga videos. So yun guys, magre-review tayo ng wireless intelligent camera. Wireless imbis na wireless. Pero ang review natin guys, ito. So ito yung model number niya. Model number or model niya ay HW31-12MP-BL. Ayan guys. So, bali ano to guys, dual camera po to na isang steady at isang PTZ. Okay? So, ayan. Ang gagawin lang natin dito guys ay re-review lang natin siya. Siyempre, unboxing na rin kasi na-unbox natin siya. At try natin guys tignan yung loob ng camera na to. Okay? So, syempre, papaganayin natin siya muna bago natin buksan. Okay? So, ayan, buksan natin. I mean, papaganayin muna natin siya bago natin siya i-tear down. Yan ang ibig sabihin ko. So, ayan, meron siyang manual. Ayan, guys. So, sa manual niya, ganun pa rin ang pangalan. Kahit man lang sa manual, maka-wireless lang nakalagay. Kaso, wireless ang nakalagay dito. So, ayan. So, bale, ang gamit niyang app ay Hopeway. Ayan. So, ayan siya guys. Para may idea kayo kung paano siya i-connect. So, sa video na to guys, hindi ko siya i-connect. Bale, i-review ko lang siya guys. Ayan. So, pause nyo lang guys para makita nyo kung paano siya i-connect. Ayan. May mga nakasulat naman dyan. So, pause nyo lang. Ayan, guys. So, bale, pwede siyang pang cloud yung storage niya. Tapos, pwede rin siyang, guys, pang micro SD. Okay, micro SD card. So, ayan. So, ito yung power supply niya. So, maikli lang yung wire. So, ibig sabihin, kailangan yung saksakan nito guys. Kung sa labas nito ilalagay, kailangan may saksakan kayo doon sa mismong dingding. Ayan. Kasi ito ilalagay ito sa may katabi niya lang ito dapat kayo hihis eh. So, ayan. So, isasaksak ito doon sa may dingding. Ito naman, nakalagay sa may wall. Ayan. Tapos ito nakalagay ito sa may, sa may mismong camera. So, ito yung power supply niya. Ang power supply niya po ay input niya AC, syempre. 100 volts to 40 volts AC. Tapos output niya is 12 volts, 2 amps lang, guys. So, for me, guys, hindi ko recommended to. Tapos sabihin ko sa inyo, guys, kung bakit mamaya. So, ayan na yung screen niya, tsaka tox. Ito po yung pang weatherproof para sa UTP cable, guys. Wala na ba? Wala na. So, ayan po yung camera niya mismo. So, ito guys, pwedeng ikabit sa dingding. Kung ayaw nyo sa walling. So, pwede sa dingding siya. So, dito ilalagay yung mga screw niya. Kung gusto nyo naman sa walling, dito guys ilalagay sa wall. Okay? So, tanggalin lang natin to. Malaki siya. Hindi ganong mabigat, pero hindi rin ganong magaang. So, ayan ang itsura niya. Ito yung antena niya. Pero, syempre, makikita natin kung tunay ba yung antena dyan or props lang, guys. Kasi, marami ako nakitang ganito na props lang tong antena na to. Pero, syempre, makikita natin kung tunay yan. So, ayan, guys. Nakita nyo, hindi po to apat camera, guys, ha. Bali, dalawa lang to. Itong isa, at saka ito. Ayan, bali, dalawa lang yan. Isang fix na naka
ilang degree ba yan. So, hindi ko alam ilang degree yan. So, ito yung straight. So, naka-degree siyang paganyan. Tapos, ito naman yung PTZ niya. Ayan, guys. Ito yung nagalaw mismo. Ayan, ito yung nababa. Nataas, kaliwa, tapos kanan. Ayan. Tapos, ito naman, mga fake na yan, guys. Ayan. Puro mga LED na lang yan. Ayan. So, dito may LED na rito. Ayan. Tapos, dito sa kabila may LED na rin dyan. Ayan, oh. So, ayan. At, ayan ang model niya, guys. Ayan siya, guys, ha. Sa Wi-Fi siguro to. Bale, ang nakalagay dyan is YX. I mean, YX. X8 pala, sorry. So, ayan, bale, two-way talk din to, guys. So, meron siyang speaker dito. So, maririnig niyo, guys, yung tag dito. Maririnig niyo yung nasa harapan nito kasi may ano siya, yung camera, I mean, microphone. So, may mic siya. So, maririnig yung nagsasalita sa harapan nito. Tapos, pwede kayong magsalita. Ito yung speaker niya. Tapos, dito naman, yung lalagyan na ng SD card. Or micro SD, guys. Ayun. So, kitang-kita na yung loob niyo. Kitang-kita niyo na agad yung loob niya, guys. O, oh, diba? So, kailangan, napaka-importante na nakasarado talaga to. Dahil, pagka na-moisture ng loob niya, naku po. Ayan. Patay-patay. Pag na-moisture niyan. So, eto guys ay naka IP66 yata to or 67. So, weatherproof yata yun, guys. So, ayan. Bali, ang gagawin natin ay tear down na. Ay, hindi. Buksan muna natin siya. So, lagyan natin siya ng power. 12 volts. So, dito tayo, guys, gumamit. Yan ang gamitin natin, power supply. So, ito, sasarado ko lang to. Ito, guys. Ayan. So, dito, guys, yung power supply niya. Ayan, guys, oh. And then, tignan natin yung consumo niya. So, power on na natin. Wait lang tayo konti. Pero wala siyang kinukonsumo. So, bakit kaya? Ah, malaki yung butas. Malaki yung butas, guys, eh. Tapos, ito maliit lang yung ano niya. Oh. So, gawin ko rito. I-bend ko lang siya konti. Konting-konti lang, wag yung sobrang bend. Baka masira. Yan. So, nakabend lang sa konti, guys. Ayan, oh. Ayan na. Kumonsyumo na siya. Tignan natin, guys. Ayan na. Gumagalaw na. So, 3 watts yung consumo niya. 3.7 watts. Ayun na. So, ano daw? Hindi ko narinig. So, pagka gumagamit siya ng motor, ayan, tumataas yung ano niya, guys. Tumataas yung wattage niya. Pero kapag ka normal lang is 1.6 or 1.7 watts lang siya or 1.8. Ayun o. Okay? So, almost 2 watts ang consumo niya kapag ganyang standby. So, sabi niya, please connect to the Wi-Fi. So, ngayon guys, di ko muna gagawin yan. Pinakita ko lang sa inyo yung nangyayari sa kanya. Pero, ayan guys. Okay naman. So, tear down na natin siya, guys. At least alam kung gumagana na siya.
So, ayan guys, at na-tear down na natin siya. So, kung nakita nyo, dito pa lang guys, sa itaas, ay, tanggal na tong gasket niya. So, alisin nga natin tong mga gasket dito. So, ayan guys nga, dito sa taas, kung nakita nyo, ayan. So, okay naman siya guys sa weatherproof. Kapag umuulan, okay naman siya kasi wala naman papasok. Ayan. Pero, syempre, mas safe pa rin kung eto guys, nasa ilalim ng dingding. Okay? So, mas safe pa rin siya. Di tulad kung nasa taas siya guys. Nang amin ako wala siyang dingding. Ayan. Okay? So, mas suggest ko talaga sa inyo kung para sa akin guys, ilagay niyo siya sa wall. Ayan, naka-wall siya. Naka-wall mount. Para may dingding siya rito, guys. So, bale, isa rito sa camera, sa antena, isa rito ay fake. Ayan, no? Walang nakakonek. Ayan, guys. So, eto, yung fake. Eto, dahil walang nakakonek dyan. Eto, guys, meron. Okay? So, sabihin ko kung saan nakakonek to. Mamaya guys dito sa mga camera na to. So, ayan yung loob niya. So, ayan yung stepper motor. Ayan. So, hindi po siya brush na motor guys. Brushless po siya na stepper motor. Ayan guys. 5 volt stepper motor lang siya. So, wala na naman dito. So, sa camera, tapos sa ilaw. So, dito naman, meron siyang stepper motor din. Tapos, meron siyang speaker. Ayan. So, etong linya na to, naka-connect yan, guys, dito. Ayan. Okay? So, bali, eto, guys, nakalagay to rito. Sa may camera. Okay? So, may communication silang dalawa. Eto, tsaka eto, may communication yan. Okay? So, yan lang naman yung nakalagay dyan. Tapos, eto, wala namang silbi siya, guys, eh, oh. Nilagyan lang nito. Pero, wala talaga siyang pakinabang dyan. Siguro, dati may nakalagay dito. Something, guys. Parang indicator. Mga ganyan. Pero, wala. Wala kang pakinabang sa ngayon. Ayan. So, sa ano naman tayo, guys? Sa camera naman tayo. Ayan. So, pakita ko nga na to guys, ha. So, ayan, dito muna tayo siya sa maliit. At kung nakita niyo to guys, ano lang to, ilaw lang to. Ayan. Ilaw na ilaw lang talaga siya. So, dosing ilaw. Ayan. Para makita niyo mabuti. Ayan na, puro ilaw lang talaga siya guys. Okay, wala rito. Kung may camera rito guys, ganda na tignan, no? Ayan, no? Diba? Kung gumagana talaga yung camera niya. Maganda sana siya guys, tignan. Wait lang. Ayan, no? Diba? Naka-fish eye siya guys. Ayan, no? Kitang-kita niya yung paligid, oh. Pero pag nakaganyan, ayan, no? Pag nakaganyan, wala. Ito lang yung kita niyo. So, naka-fish eye sana yung lens dito kung maglalagay sila ng camera. Ganda sana guys. Eh wala eh. Ilaw lang talaga siya. So, eto naman. Camera to. Kasi kung nakikita nyo naman guys, ayun yung camera niya. So, iba kasi ang ilaw. Kung nakita nyo, pag ilaw kasi guys, makikita nyo yung diferensya niya eh. Ayun o. So, ilaw. Ito talaga yung ilaw niya. Ito yung spotlight niya. Ito naman yung infrared niya. Ito, ito. Ito, tsaka ito. So, apat ang infrared. Tapos, lima ang spotlight. Ayan. Tapos, isang camera. So, yun yung camera niya, guys. So, ayun. Ayan, guys. So, simpleng-simple lang talaga siya. Oh. Diba, guys? Oh. Simpleng-simple. Ayan. Oh. Okay. So, ito, yung sabi ko sa inyo, nakadikit dito yung ribbon wire. So, dito naman,
Kung nakita nyo guys, ito yung camera niya. Ito wala to guys. Wala yan, wala pong kinalamang yan. Parang ganito lang siya, ito. Ayan. So wala po yan. So meron siyang 6 na infrared light. Tapos meron siyang 8 spotlight. Ayan. Tapos isang camera syempre. So dito sa likod, ayan po yung board. Okay. So, ito yung reset niya. Ayan. So, dito niya siya guys, re-reset. So, tanggalin niyo to. Tapos, ito yung micro SD card niyo. Tapos, ito yung reset niyo. Okay? So, ayan. At least, nakita niyo lang yung loob nito guys. Ayan yung camera niyo. Ayun. Okay? Tapos yung nakikita niya na yun, no? Tsaka yun. So, ito lang yan, guys. So, ayan, no? Walang nakalagay. So, ayan. At, hindi ko na, guys, papakita sa inyo yung ano nito, ah. Yung pag-setup. Kasi, baka makopya kasi yung ano ko nito. Serial number, tsaka yung, tag dito. Yung Wi-Fi na password, Wi-Fi SSID. Kasi, baka ma-hack na naman yung Facebook, yung Facebook tuloy, yung YouTube natin, guys. So, mahirap na. Kaya hindi na ako maglalagay ng mga ganyan. Okay? So, and guys, at kung gusto niyo ang video ko, huwag kalimutan ni like, share, subscribe, click notification bell button, click nyo guys. Bye! Peace!